Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Hulu Sulu. This is Queen Helen Abdul Razak, March 1, 2022. Sa araw ng Martes at talagang masigasig ang ating pagtrabaho, ang ating broadcast talagang kumakalat na sa buong mundo. Mabuhay po kayo, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Ang lahat ng gumagaya sa atin, naway mabigyan din ng hustisya. Kasi sila yung sumasalungat, sila yung gumagawa ng kanilang paraan para lituhin ang madlang people. Subalit, ang sinabi sa akin ng mga lolo, hayaan natin sila. Kasi kahit anong gawin nila, ilantad man nila kung sino yung mga prinsipe nila, kung sino yung hari at reyna nila, sa bandang huli, pagsisisihan din nila kasi lahat ng ginagawa nila walang backup. Pag sinabi, ang pera pag nag-imprinta, merong tinatawag na backup of gold o backup of property. So napatunayan ng iba't ibang mga liderato sa buong mundo na ang may-ari ang siyang mananalo at hindi kailanman ang mga claimants o nagki-claim. Ang BARM, ang revolutionary government na inaayos nila, at salamat doon sa intel natin na nagpadala ng picture mismo nung mga pumunta na delegado sa Vatican at may kasama pang pari. Salamat ng marami, at kung sino man po sila, napatunayan yung konspirasiya ng Vatican, Malaysia, Pilipinas at ng mga tinaguriang claimants, Sultan Sulu and North Borneo. Sinabi ni Raja Mamay na kailangan ng i-impose ang redemption process ng lahat ng ari-arian, propiedad na pinahiram sa maraming nasyon, lalo na ang sa China. Kaya nga kayong nagbenta ng kalupaan, di nyo ba alam na ang utang ng China sa atin ay hindi na mabilang ang zero? Kaya nga yumaman sila ng gusto at marami silang infrastructure na nagawa dahil dodecalion USD na ang kanilang utang sa atin sa Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Kaya nga pinalitan natin ang pangalan dahil binenta nila ang ating kalupaan bilang Pilipinas dahil nakaugat po iyan sa mga treaty. Kaya nga itong mga claimants, doon lang sila nakapwesto sa Treaty of Paris, sa treaty ng ano nila, para malaman. Kaya nga yung mga nakikinig din doon sa kanila, mabuti yun para may basihan at makita ninyo ang katotohanan. Huwag natin silang pigilin kasi di nila alam sino ba ang Sultan Sulu. Kung sila asawa ni Queen bilang Sultan of Sulu, kaya nga ngayon Sultana di Hulu, yan ang titulo na magbibigay ng notice sa iba't ibang bansa na may utang sa kaharian. Kaya nga kung nagbigay tayo ng Notice of Absolute Authority noong 2015, at maraming bansa po yan ang nakakuha dahil ipinadaan po yan sa kanilang imbahada dito sa Pilipinas. Pilipinas pa noon. So, from that, nagbigay tayo ng 5 years grace period nung nag-expire ang Mapilindo. Kasi na-explain ni Mamay na ang Mapilindo, yan na yung mga extension ng lahat ng treaty mula pa sa kasulatan ng Espanyol, yung 300 years, tapos 100 years sa British North Borneo, hanggang sa nabuo ang Mapilindo. Kaya nga tayo, meron tayong ginawang Peace and Prosperity Treaty na yun ay 10 years lang muna ang ginagawa natin para pag dumating na yung mga iba't ibang bansa, doon na natin malaman kung ilang taon ang ating global tinatawag na agrimento. Or mag-umpisa muli muna doon sa ating Southeast Asian nation, kasi iyan ginawa din yan nila kay ASEAN nation
na itong economic nations participating dito sa ating mga programa sa oil and gas and deuterium. So, bago mag-end itong transitory na binigay natin sa 2023, nakalagay sa Royal Decree 106. May mga pangalan po yan, pati yung binigyan natin ng embrace at authority as pamilya, no, sa Pilipinas, sa monarkiya, ang rectificatory form of government. Pag sinabi mong rectificatory, italagang ito na yung marahas na paraan kung paano sila bigyan ng hustisya. Ibig sabihin talagang is-isin na sila. Kaya nga, ang tanong, sino ang author of Sabah standoff, Sambuanga standoff, 44 Sapmen sacrifice, Marawi siege, PGMA Bush conspiracy. Tapos ngayon, ito yung sa BARM na talagang nagpapalaganap sila ng mga kasulatan dyan na ginagamit ang presidente ng Pilipinas na walang mangyari dahil sila ang mananalo at dahil na mabuti at pinadala niya yung picture nila pagpunta nila sa Vatican. Siguro naman maibigay ni Raja Mamay kung bakit sumasalungat sila dito sa programa natin since 2010, no, itong economic program natin, kasi 2009 nag-ikot muna ako sa iba't ibang bansa para matuntun ang testamento at ang kasulatan para sa laban na ito. Kaya nga dito makita natin na BARM, wala kayong mapuntahan dahil ang otoridad na ginagamit ninyo ay kay Raja Mamay dahil sa pag-contest ng kanyang kapatid na ginamit din ang pangalan. At kung dinalayan kay Mahathir bilang Gamar bin Abdul Gapar, at iyan ang dahilan na nag-conspire sa Vatican, hindi lalong maganda. May ebidensya po ako kahapon na nakuha. May mga pictures po tayo. Kaya nga dito, lalong tumitindi. Kaya nga yung mga media fixation na sinasabi natin. Dahil dito sa broadcast, nahawi ko ang kanilang mga propaganda, black operation. Kaya nga sabi ko sa kanila, ang atin, atin. Ang binawi ko, atin na kinuha nila. Ang pinaglalaban ko na atin, na yan yung pinagpipilitan nila na kanila. At iyan ang pagkakamaling tunay na gagawan natin ng kasulatan dahil sila yung maaapektuhan dito sa rectificatory form of government dahil nailantad na, naimplementa na, silyado na ng buong mundo at nakuha na ng mga iba't ibang liderato dahil sa broadcast itong ating implementasyon ng absolute monarchy ng Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire, at ang pinakaulo ng federasyon ng buong mundo, ang Federal Republic of Lupasug. Ang lahat ng gumagaya ng pananalita ni Queen, talagang bibigyan din kayo ng pagkakataon na ayusin ninyo dahil maraming nakamonitor sa inyo at lahat kayo mga media na bumabaluktot, nagsisircumvent ng katotohanan, mabibigyan kayo sa panahon nitong huling months, kaya 1 year rectificatory form of government. Yan ang batas soberenya. Yan yung mga royal decrees 101 hanggang sa 107 hanggang itong nakalagay sa 109. Ang 107 yun ang divine government. Kaya dito sa 109 nakuha na mismo yan ng ating mga global mover, prime mover for the radical change of the entire world. Congratulations po doon sa Big Brother na nagtanong bakit inilantad si Apo Lacay dahil dito sa mga taong gumagamit sa kanya na wala naman siyang kaalam-alam, because they are using him without even his knowledge by just the picture they are using him, and that will be stopped and they will be given into the eye of justice. Big Brother, na ating sumusubaybay mula sa Greece, mula sa Athens, no, talagang bibigyan natin ng hustisya. Kaya nga, as living witness ng ating
kaharian sa absolute monarchy sa Maharlika Kingdom of God, dito naman sa hanay ng Kiram na siyang tumayo ngayon sa liderato ng federasyon ng lahat ng royal government sa buong mundo. Radyo Mamay, kahapon sabi natin na itutuloy mo yung ating saliksik doon sa mga ginawa ng Malaysia dahil dito sa Sabah standoff, at magkano ba ang naibigay ng mga pera, kasi nandoon tayo noon sa Sabah na at nakita natin at alam natin na si Alnas bin Abdul Gapar kasama yung kanyang mga tropa ang nagbibigay mismo ng pera at pinapadaan sa bangko mismo dahil doon sa mga kasama natin, at iyan ay napakaganda. Magandang umaga po sa inyo, mahal na hari. Assalamualaikum. Good morning, good morning, good morning sa lahat. Itutuloy natin ang katotohanan dahil ito final countdown na hindi na tayo pwede ang mali maging totoo, ang totoo maging mali. As the Sultan of Sulu in North Borneo, I have my authority to advise and have my authority to tell the truth. So this authority by 1st of March 2022, as what I said, i-endorse ko na po sa North Borneo Sultanate, Queen of the Philippine Island, para ma-start lahat ang inventaryo. Kasi mag-inventaryo na tayo, tapi natapos na lahat ang treaty and agreement from 300 years to 100 years carpenter to 100 years sa British North Borneo Chartered Company, with the extension of 50 years northeastern, that is Sandakan, April 22, 1903, and Treaty of Paris. The real Treaty of Paris was signed by my great-great-grandfather. It was in 1925 when my father was born, June 7, 2025, with the five government: the government of Sultan of Sulu, government of England, government of Germany, government of France, government of Italy. Now we proceed to the Sabah standoff. The Sabah standoff, nagkaroon ito panahon ni former Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi, kasi mayroon akong po kasama. Ang pangalan niya si Abu, nandiyan siya nagsisecurity sa Inanam, sa Mac-Ebigan siya, o si Pidi, sa Inanam siya nagsisecurity, may dala-dala siya mapa. That it in between 2006 and 2007, may dalawa po container, isang container green, container of 60 billion US dollar, that is medium size. The blue container, large one, is container of 80 billion US dollar. It was from Manila in 2006, was transport again to Sabah, Kota Kinabalu, and Bank Negara. Ito po ang ginawa ng Islamic Bank, galing po ito sa Philippines, dinala balik doon sa Sabah. Pinalabas ito in ang blue container during the Ramadan on July 2007. Pagdala doon sa BSN, Simpanan Bank Negara, Simpanan Sabah Bank, na Simpanan National Bank, BSN, dinala doon ang ATB container. Yun na ang pag-open ng New Amno Building sa baba ni Islamic Bank. Ang 20 billion, it was brought to Brunei. Gumawa din si Brunei ng branch ng Islamic. Si ito pangalan na ito, kaibigan ko ito si Abu. Galing po ito siya sa dinala sa England. Dinala po siya ni Mahathir at saka si Abdullah Badawi. May binigyan siya account sa Mi Bank. May dala siyang mapa. Ang mapa ito, mayroon na nakatakda 5 people set ng gold diyan sa tando sa lahat dato. Nakita ko ng dalawang mata ko. Pinakita niya sa akin ang mapa ito. Kaya nga, before nagkaroon ng Sabasid, inalis nila muna ang Chris doon sa former na birding ni Dato Mustafa Haron. Ginawa ngayon na financial problem nandoon yung mga statue ng Seven Macdom, pati yung lolo ko si Tungko Durawan Putra Alhaj, may statue po siya doon. Pag wala ng Chris, nag-transact. At yung kasama ni Brunei at saka Vatican, this is another bloody scenario in conspiracy.
Vatican involved, the government of Brunei involved. Nagkaroon sila, nag-recruit sila doon sa kudat. Ang kudat nakasama 80 katao. Ang kiningaw 120, ang kiningaw, ang Sabah Talipok is 120 lahat sila 300. Binigyan sila ng Sultan Brunei 30,000 each. Pati sabi niya daw, bigyan ng lupa doon. Kasi may kasama dito mga relatives ko, kasin ko, nagsama dahil may pera binigay. Dahil dito nag-interest sila, panahon na ito ni former Prime Minister Najib Rajak. Involved ito Najib Rajak, Anwar Ibrahim involved, Sultan Brunei, Sultan Johor involved. Gawa ito ng Malaysia lahat. Kasi ang Malaysia, sila ay trust kahit anong mangyari. Ibabalik sila trust, hindi sila maging country kasi ako ang totoong apo. I am the great-great-grandson to stand as Dayang Dipertuan Agong, Raja di Sulu. Not your brother. Not my brother. Using your identity. Now, the political Agong must resign, effective this month of March. Kung hindi kayo mag-resign, ipadukot ko kayo sa NATO. Noong nagkaroon na ng Sabah standoff, nag-umpisa na ang laro. It is drama. This is not a real fight. This is political drama. Pag-start, matagal. Maraming namatay. Hindi ko nang masabi kung alam ang namatay. Marami rin komando ng matay ng Malaysia. Marami rin ang mga galing sa Sultan ng Sulu mag-claim ng Sabah. Marami rin namatay. Nakuha na yung lahat ng gold, na transport na lahat ng gold sa Brunei, doon na nag-ended ang Sabah standoff. Pumunta kaagad ang helicopter galing sa Brunei helicopter, nagpunta doon sa Lagdato. May dala mga pagkain, food, pati yung sariling kapatid ko nagdala ng pera, dalawang bank pera. Yun na dinigay sa dalawang magkapatid, si Dato Puing Kiram at saka si Ismail Kiram. Pagbigay ng pira sa dalawa, nag-uwi kaagad. Wala yan nakasama sa paglaban doon. Nag-uwi, sumakay sa maliit na pambot from lahat dato to Sibuto to Simonol. Baro nag-umpisa na ang laro. So bayad sila? Bayad na, nakuha ng pira. Dahil namatay ang Jamalul Kiram III, wala nila binigyan ng sharing. Kaya nga na-collapse. Na-collapse ang Jamalul Kiram III kasi ang una-una yan, before mag-start ang laro yan, mayroon representative si Jamalul Kiram III, nag-sign siya doon sa Sabah on behalf of the 20 million ringgit Malaysian dollar. Million ringgit po yan. Ringgit po yan. Nung namatay, pinatay, wala na representative, yun na pinalit sa piso. 19 million pesos. Military ng Malaysia yun, di ba? Military. Yung representative na yan, para sa mag-sperma ng 20 million ringgit, pinatay. Ang Kiram, Jamalul Kiram. That is the conspiracy. Yung pag-the second one, yun na pinalit nila sa piso, dala ng kapatid ko. Si Arnas, alias Arnas bin Abdul Gapal, yan ang kasabuat. Ninakaw niya ang identity. May mga picture po yan sila during the standoff. Nakita po yan. Pero itong kapatid ko ito, wala ng mercy po. Kailangan na siya putulin ang ulo. Dahil dito sa katotohanan, there is no brother, there is no relative. Kung mali, ay mali. Doon tayo sa justice ng Diyos Ama. Paano yan? Kasi siya ang Aba, siya ang Sultan ng Barm. Hindi siya, kasi hindi sa kanya ang thumbprint. Kahit ako namatay, hindi din sa kanya ang thumbprint. Yan ang important dahilan. Is thumbprint. Oo, yun ang dahilan. Yung mag-justified at thumbprint, pangalan ko. Siya, blank. Paano niya makuha? Yun ang dahilan, mahal na hari, na pinahanap ka ni Mahathir. Kung nakikinig ka, Sultan Brunei, I know we are cousin from my mother, from the side of my mother. Because Dato Mustafa Harun and my mother are first cousin. Because Dato Amil Bahal Harun and Haji Raja Anang Haji Hasan Pasang
They are half brother, one father and two mother. Now, Haji Asanal, my advice to you. I am the real Sultan of Sulu North Brunei. I advise you to step down. Dahil, if I will forgive you kung mag-step down ka. Dahil hindi utusan ko ang North Brunei Sultan of the Philippine Island mag-inventoryo. Kasi kayo ang managing director sa... May utang din ang Brunei. Sila ang managing director. My uncle Umalali Saipudin III married to my auntie. Awang Damit in the Asiri. Yun ang dalawang anak, asawa niya, si Jaleha at saka yung Muhammad Kamaluddin. Pinalit dun sa tatay ni Pumansya ni Raja. Naging sultan ka dahil sa asawa mo. Ngayon ang identity mo, as Bolkiya. Nagkaroon ka ng February 26, 1984, doon ka nagkuha ng misrepresentation of identity as Bolkiya. Kung ginamit mo ang Umalali Saipudin details, hindi ka ma... Technical. Ito, marami kang kasalanan. Dahil ka may sakit, mag-resign lang ka. So, nagkasabwat dito si Alnas, na nagpangalan Aba. Siya ngayon ang sultan ng Barm ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at si Sultan Hasanal Bolkiya. Pag si Sultan Hasanal Bolkiya, kasabot siyempre si Gloria Arroyo. Si Gloria Arroyo ang brain dito, pati si Peter Ramos po, at saka si Mahathir. Pero ang Lord among the Lord is Mahathir Muhammad. Malaysia talaga ang kagawaan ng kalukuhan dito sa Pilipinas, dito sa Mindanao. Sila ay hindi nila ilabas ang totoong Sultan Sulu. Hindi nila alam. The real Sultan Sulu is the first and the last king of Southeast Asia. Was disappeared in Singapore during the World War II in 1945. When he appeared in 1946, he established the United Nations and International Court of Justice. And he became the first Prime Minister of Malaysia. From 1969 to 1970, known to be Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj in Malaysia, Raja Hussein Kamaluddin in Brunei and Singapore, and Muhammad Kamaluddin in Sulu, Muhammad Kamaruddin in Indonesia. He is the strong and intelligent Sultan of Sulu, the only son of my great-great-grandfather, Sultan Sariful Hasim. Pagtapos ng stand-up, gumawa naman ng laro. Ito between the government of Brunei and Vatican. Another stand-up, that is Sambuanga stand-up. Malaysia and Vatican again, using the Johor, Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim, I know your father is a general during the regime of my great-great-grandfather as the Sultan of Sulu. He stand in Singapore, is resident in Johor. That is Sultan Saidina Abu Bakar. Now I cannot deny, I have to tell the truth. So this March, 1st of March, all the authority and power is already in the hand of North Brunei Sultana Diholo, Queen of the Philippine Islands. Siya na po ang mag-gawa ng ano-anong gusto niya, ano-anong order niya. For me, I just want to support. Pagdala ng pera galing sa Manila, security ni Juan Ponce Enrile, 40 boxes. Ang 40 boxes ito, champion boxes. Mayroon akong kasama roon doon, nakatira sa bahay ni Normi Suarez sa San Roque. Yun ang nag-explain sa akin, 5,500 ang pera. Ang pera na yan, 40 million. 40 boxes of champion. Nung nagtawag ng security, galing Manila private plane, papuntang Sambuanga, tinawagan na ni Chairman Misuari, dito siya sa hulo sa Silangkan, ang nakausap asawa, si Tata. Nung nalaman ni Tata may pera, pumunta ka agad sa Sambuanga, akay naayos niya ang pera na yan, tinago niya ang pera, bago nag-umpisa ang gulo ng Sambuanga stand-off. Ang pera ito galing po sa Malaysia, pinasok doon sa Metrobank kasi ang Metrobank
ang board of director ay si Juan Ponce de Leon. Kaya BDO si Peter Ramos. Kaya nga hindi maalis ang daro, hindi conspiracy. Ang conspiracy, pati yung political drama between the military and politician. Ngayon, ihinto natin na magkaroon na tayo ng economic peace defense dito sa Lupasok. Dito na tayo, tapos na tayo sa Sabah standoff. Ito laro ng Malaysia at saka Batikan. Ang Sabah standoff, laro ng Brunei at saka Batikan. Ito ang pinakamagaling, pinakamatindi, mahal natin na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bakit siya nag-declare martial law sa Moscow? Imagine. Just think and imagine. Hindi siya nag-declare dito sa Davao, doon pa siya sa Moscow. Nag-declare siya ng... Moscow? Moscow. Ng Sarawix. Ng Marawi standoff. Ang Marawi standoff ito, Gloria, Philippine, and Batikan. Ay, nagkaroon. Dahil dito sa yaman ng Sultan Jamal Ukiram Sekan. Sa yaman niya, sa gold niya, sa diamond niya, dito lahat nagkumpisa ang kasakiman ng mga politiko ayaw na magbaba. Itutuloy natin pabukas kasi ito yung Marawi, nangyari sa Marawi, mahaba po yan. Ilibalalabas ko yan. Lahat. Gloria, kung namatay ka na, magpa-declare ka na namatay. Ha? Mahadir, kung nandiyan ka na naghihinga sa oxygen, magpakamatay ka na. Brother Brunei, please step down. Resign ka na. Ibrahim also, resign. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasensya na. Kulang yung ating time. At sana bukas ulit. Masalam.